kahon, ito deka ne. Ito deka. Tubag sa imong pangutana. Okay, basahon na ako yung suhaon. Basahon na ito. Tubago na itong pangutana. Kung tinuod ba ni Marcos 16, versikulo 16 sa Marcos. Basahon na ito ni. Kung tanaw na ito. Kung hangay ba niyong tuhuan. Okay, nagsulti din eh. Okay, tanaw na ito. Kung kamo tinuod ba na dili, tanaw na ito. Sa 16, nagsulti din eh. Miingon siya kanila, panglakaw kamo. Marcos 16. Okay. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, isang niyaw kining mayong balita, ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo, magpabunyag, maluwas. Apan ang dili mutuo, silutan. Silutan. O akong ngalan, maghingilin sila sa mga yawa, papalaya sila mga satanas. O manulti sila laing-laing mga sinutian. Lay iba-ibang lingwahe. Makakupot silag mga halas. Kundi makaopon makainom silag hilo. Dili sila maunsa tapion lamang nila. Mayong damog hilo. Kung may tinuod mo ni Jesu Kristo, mutuo mo ni sanya ninyo kay mutuo mo ni Jesu Kristo magpabunyag mo. Unyag mo yung pagtuo mo, mo inom og hilo, dili mo mahilo. Sige, kisa kisa nga rin minog hilo, kay balik ko og maog, dala kong indre ninyo, kulidol. Oh, mao ni dili, exulte, mutuo mo ini, dili. Dili. Sato pang bakak na. Exon? Ano yung mga bakak? Taka na ba yung mga bakak man na, Exon, nga naman. Bakak na, kaya wala mang gwiti yung tao, mo inom og hilo. Nga dili mahilo. Ang taong mo inom og hilo, mahilo man yun. Okay, chatong mula pa makapangutan. Last. Ang imong hagit kagaliha, ihagit ko ang maestro Storso nga kung kinsay makapamatuod nga ang Biblia pulong sa Dios, wa man siya motubag sa ato ba parihame. Pero malayo po ko prove ni mo, Brad, nga ang Biblia nga among gigamit karon ikas Katoliko sa Batista Protestante nga pulong sa yawa. Brad, kanang sabi nyo nga, kami mga sabadista, pareho rami, nagamit ni Biblia, dako ng bakak, Brad, kaya ninyong Biblia sa Katoliko, dili pareho. Ang Biblia niyo sa 66, iliha, o 70 kapin, 72. So ayaw pang makak. Ha? Ayaw pang mamakak man ka nga, ang gigamit na mong Biblia, pareho. Ay, 62 ang inyo, 66 ang inyo eh. Ito rin nga, 70 kapin. Oo, oh, binutbot pa na. Last na Brad. Sila. Brad, kaming mga Katoliko, Brad, totoo na si Kristo na banhaw. Karon kamo, mga Muslim, kaya ato manggiingon, ay kamo may nagaingon nga si Propeta Muhammad, usak, Muhammad, ang usap pagka-propeta, labas inyong Quran nga si Propeta Muhammad nga na banhaw po. Bi, mungutan na pagkuhanan ni mo. Igson, wala gyud in town na banhaw. Pero kung husgahan nato, maayo ang nabanhaw, Igson, nabanhaw man kagula nabanhaw kinitanan pagbuot sa Dios. Okay? Mga anuman, si Elijah gani, wala gyud namatay. Di naman si Elijah. Kani uban, ah, grabe si Jesucristo, talaga mas magaling siya ni Muhammad dahil nabuhay siya muli. Eh mayroong tao buhay hanggang ngayon, kung hindi namatay, si Elijah. Si Satanas nga hanggang ngayon hindi namatay. Okay, Igson, mamatay ka man na buhay. Gayon ang nagmula sa Diyos, hindi sa tao. Okay. Palo. Imo kung kayo na i-brag na ako makagod. Ito mga kapariyaman naman gamit Biblia. Kanya, imo ang ipasabot na ang Biblia sa Katoliko kay 72 kinoon. Ganon di man ka mo Katoliko? Balik ka sa Katoliko, kay tinuod man di ay. Ikaduha na niyong pamakak. Kawala, Diyo nagsulte, Katoliko, tinuod ng Biblia sa Katoliko. Abi sandali lang. Nagsabi ako ng Biblia sa Katoliko totoo, salita ng Diyos. Kapangalawang sinungaling na 'yan. Hindi ako nagsabi ng ganyan, dagdagan mo. Okay. Last question. Ingon lagi ka gani ha, nga amo bakat.
Sa Katoliko, tinuod kay 72. Hindi, hindi yan ang sinabi ko. Ah, bago ang witness, ang mayang buhato ni mo, ako pagkutana, nga nang di magkababalhin sa 72 kalibro, na ang magkasuran, tinuod magkaha. Brad, sabi ko, ang kanina sabi mo, na ang kami mga Katoliko na gamit sa Biblia, na pareho, sabi ko, sinungaling ka, dahil ang Biblia ng Sabadista at Katoliko hindi pareho. Hindi ako nagsabi na totoo ang Biblia sa Katoliko. Ganun na, Brad, sandili. Ang kanyang sa'yo, ano yung moderator, yung tanong niya ngayon? Nalimutan ko ng tanong yan? Okay, kalimutan mo na lang yan. Okay. Kasi wala tayo, sinabi mo, Brad, na sabi mo, Malaysia. Kasi nagsabi siya na ang Biblia daw sa Katoliko, at sa ginamit pareho. Okay. Pareho? Hindi. Hindi pareho ang ginamit. Brad, tumunta na ko dito. Ano ba ang Biblista? Sumalas ko, Brad. Yeah. Eh, pahilayan mo, bro, para magkailan mo dua. Ako, Nixon Emilio. Literature, Civitre, Vintage Church. Ako, Captain. Ako, tumunta na ni mo. Sumala sa imo ang ipapatuon nga tanang bagong tugon si Ulat sa mga apostolis. Dilit tinuod, dilit pulong sa Dios. Ang akong pangutana ni mo, kaya wala sila ka-witness. Akong pangutana, kanang imong kurang gigamit, kinsa mo ng pulong, pulong ni Allah o pulong sa Satanas. Brother, sinabi mo na ang Biblia ay New Testament ay sinulat sa mga apostolis ni Kristo. Another pagsisinungaling na rin. Bakit? Si Marcos apostolis ni Kristo? Hindi. Si Lucas apostolis ni Kristo? Ano? Si Pablo apostolis ni Kristo? Huwag mong sabihin na sinulat ang Biblia sa mga apostolis ni Kristo. Mali yan. So kung ang tanong mo, brother, tungkol sa Quran, brother, wala lang akong panahon, magpapatunay na ang Quran salitan ng Diyos. Pero kung may oras lang, sasagutin kita. Pero huwag kang maniwala nga ang Biblia, New Testament especially, sinulat sa apostolis. Dong, maligsan ka na sa karsada. Bako ha? Bala mo pangutana. Huwag kang muturong, ano na sinulat siya, tinuot, di wala sila kasaksi. Ako pangutana, kanang imong Quran, nga kasulat sana, mismo ba ni Ari si Allah, arong pag-sulti ni Muhammad, abasa ba ni Mudia nga mismo di Allah ni Atul Muhammad o nga pasulat ana yung mensahe? Agson, parang pinapalabas mo, pag wala, ay, ibig sabihin, pag wala doon si Jesucristo ay hindi ko paniniwalaan. Ang tanong kanina at sinagot ko, paniniwalaan ko mayroon? Kahit man siya ay wala doon, paniniwalaan kong matotoo, pwede ko rin paniniwalaan na hindi totoo. Okay? Ang Quran ay wala pong nakakita kay Allah dahil wala pong makakita sa Diyos. Okay? Ang Quran po ay salita ni Allah, binigay kay Anghel Gabriel, at si Anghel Gabriel nagbigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang mga disipulo, buhay pa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasulat po ang Quran, na-memorize, at hanggang ngayon, million-million ng mga Muslim nakamemorize sa Quran, from cover to cover. Okay, last questions. Okay, matun ni mo, ikan ni Allah, dito ni Gabriel. Kung saan ni mo pagmamatuon, nagikan ni Allah, kung saan imong proyba, nagikan ni Allah, dito si Gabriel, kinsa may nagkasaksi, kinsa may witness, kaya di magkamatuon dia sinulat sa mga, kanang sinulat sa Diyos kamin. Kinsa may nagkasaksi, doon na ba'y nagkasaksi, nga mo nagikan sa Diyos, dito ni Gabriel, o dito ni Muhammad, kaysa mga tao. Okay, okay. Like, so, example, kito'y ginto. Paano natin paniniwalaan ito ginto o hindi? Kikilatize natin, buhusan natin na aksido o sa apoy para makilala natin na ginto o hindi. Kung ang Quran po ay salita ng Diyos, magbasa tayo. Magbasa tayo at malalaman naman natin, may isip tayo eh. Ito'y nagmula sa Diyos o hindi. Ako'y nagbasa ako ng Biblia, Brad. Nagbasa ako ng Quran. You are asking witnesses, ang dami, Brad. Sila ni Abu Bakar, sila ni Omar, sila ni Uthman, sila ni Zaid, and 10,000 soldiers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They were the witnesses during the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang anghel ay pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung, how could I prove? Hindi ka naman kadala ng anghel ngayon. Wala naman ako mahahawakan na anghel. Hindi rin ako makahawak nila ni Omar. Wala ni Abu Bakar. Read the Quran. Basahin mo ang Quran. And examine it. Okay, lay-lay pagkutana. Ay, bumalik na pagkutana. O, ikaw, wala pagkutana.
Mayang gabi niyo, Brad? Mayang gabi, brother. Yung matag pa niyo ganina, na ang Biblia na isa'yo. Wala ko isa'yo. Tato pa, ang Quran ba't pasabuti mo, wala isa'yo. Tato si Sakto. Magkatuloy pa magkana nga ang Quran, wala isa'yo. Over daily, kanang kanang lili, at bakat ng mga pagpalutok. Sigur ko ba, Brad? Brother, itong pangutan, itong tanong na ito, kailangan sana ng panahon. Pero, ganito, ang Quran is Arabic. The original Quran is na Arabic. Ang Arabic na Quran, walang revision, hindi na-edit ang Arabic. And you read the Arabic. The translation, there are translations. Mistakes of the translations. Okay? The Bible also, I believe the original Bible revealed to Jesus Jesucristo. Ang tinatawag na Injil, ang tinatawag na Zabur, ang tinatawag na Torah, revealed to the prophets. Itong translation na ito, hindi ko paniniwalaan. Dahil sa dami-dami, that's why mga Kristiyano, ni-revise nila ang Bible. That's why revised version, King James revised version, Dwight Rens revised version, ni-revise. Can you revise the Word of God? You can translate, but cannot revise the Word of God. Ikalawang pangutana, matupan mo, wala usba ang Arabic na Quran, ang Arabic. Ang Arabic. Pero anong i-translate naging isa pa na, bisikyata na, naisayo? 100% brother, pag ang original na salita, i-translate mo sa iba, mayroon talagang pagkakaiba. That's why we Muslim, walang isang Muslim na niwala na ang translation ay Quran. What we believe in, kami mga Muslim, the Quran is the Arabic, the Musaf al-Arabiya. Al-Arabiya, yan ang tinatawag na Quran dahil walang pagkakamali. Translation, I agree, may mga mistake. Last ka pa matala, Brad. Konsang tuwiga kining Quran? Gihimo gihimo sa makina, no? O ang Biblia ikumpara kanus sa putuiga. Ayaw ito ba? Ang brother, although hindi niyo itong tanong, pero itong kasunod, ang implement ito sa tao, na pag-una tama, pag-huli, mali. Hindi siya nagsabi ha, pero ito ang papasok sa utak sa tao. Pag-una, tama, pag-huli, mali. Ang New Testament at Old Testament, saan ang una? Una ang Old, mali ang New Testament. Ang Hinesis, anong una sa Mateo? Mas una ang Hinesis. Mali din ang Mateo pala, unang Hinesis. Pero hindi niya ang tanong niya. Pero yan ang iniisip ng tao. Pag una, tama. Pag nakasunod ay mali. Hindi yan ang basihan. Una, sabihin ko, una po ang Biblia. Pero hindi po nanghulugan na una, tama. Nahuli po ang Quran. Pero hindi rin nanghulugan pag huli, tama. Ha? So, mayroong nauna na tama or mali. Mayroong ding nahuli, tama, maybe mali. Pero hindi po basihan ang edad. Pag-recognize sa salita ng Diyos, tama, mali sa edad. Hindi po. Okay. Okay, so, balik ta. Sa sili pa, Mason, malingaw gin mo, no? Basta mali sa Ibrahim. Una, kaya doon naman to sa challenge kaniya na pamatutaan ang Biblia po ng Sugino. Pwede nga ato ni sabutan, kaya ako sabot ako, mudawat ko sa ibang challenge, no? Pero sa kwarta, mudawat ka, mahatag ka. Hindi ko, mudawat. Wala na sa kwarta. Hindi ko mudawat. O, katong premium niya, matapamatuon ko, mulong sa Diyos. Pero at ako, nga, akong pamatunan nga, ang Biblia, mulong ni sa Ginoo, sumala sa Biblia o sa mga referensya. Kaya na, magpirmahan na yung tanaw, kinakabalong. Friendly discussion. Oh, okay. Ano bang inamin ko nga ang atong discussion nga buhugot yun ang atong relasyon? Okay. Exxon. Pwede nga mo, schedule ta. Okay. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Kamaabot kasi ngayong linggo, 28 ng July, ay nandun po ko sa San Carlos. Okay. Next Sunday. Oh. Okay. Kayo mga witness next Sunday. Naniwala ka naman. Dito lang tayo. Dito na lang. Oh. Dito lang tayo. Kasi kahit walang nang pirmahan, brother, dahil mga tao to kilala ka. Oh, sige, at sige. Mga tao din dito, kilala din ako. Oh. Ha? So pagsabi na papatunayan mo ang Biblia ay salita ng Diyos, sa akin, kahit walang pirma. Pero kung papilitin niyo akong pipirma, pipirma din ako. Next, hindi this coming ano, ha? Sunday. Another Sunday. Okay. Okay? Yes. Punta kayo dito, maraming mga kwan. Snacks. Kahit 1,000 pa dito, pa-snackin ko sila libre, inshallah. Okay? Okay. 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 Pagkutan na last. Okay, pagkutan na. Brad, ligamit magigitag-tikriya. So, naroon kayo kidawat. Naklaro na mo ganina nga, ang dili mo tuan,
katuran kilo. Jangan kaya pertanyaan kagaknya soal korban gitu kan. Jalan, pamatanya. Tengil ka na si Kristo diri Dios. Kung mabasa na ko karon sa Biblia nga si Hesus Kristo ang matuod nga Dios. Unsa may imo ikaso diri? Brother, sa Biblia, marami nagsabi nga si Kristo ay siya ay Diyos. Basa ka sa Colossians, basa ka sa Titus, brother. Pero ang punto namin mga Muslim, maniwala kami ni Kristo. Si Kristo nagsabi, ako Diyos, maniwala ko. Ako ang Diyos, sambahin ninyo ako. Ako ang Diyos, nag-isang Diyos, maniwala ko. Kailang hiyo ba sa Old Testament? Mga paniangin mong ito ang nga ala. Yung pangalang Jehovah Peke yan. Yung sa mga Jehovah's Witness dito, papatunayan ko pangalan mismo ng Jehovah Peke. So si Allah at si Jehovah, hindi pareho. Dahil si Allah, proper name, tinuod ng pangalan. Whereas yung Jehovah Peke, invented ng pangalan. So ang nasulat sa Biblia sa Genesis, nga ang Diyos nagbuhat, nagbuhat sa kalibutan. Tinuod ni o dili? Tinuod kayo soon, dili ang kalibutan sa tanang mga butang makita o dili makita, ang Diyos ang naghimo. Okay. Kaling nagbuhat sa kalibutan nga imong gituan usab ng Diyos. Kung mabasa na ko sa Biblia, nga mao'y nagsulti ni Jesus, nga matuod ng Diyos. Kung sa mga yung kapahayami? Dito na punta sa New Testament, sulti na punta ni punta po doon sa Colossians, ano? Exxon, sabi ko nga, Exxon, magsabi ni Jesucristo siya ang Diyos, marami. Pero ang sinahanap ko, si Jesucristo magsabi, ako ang Diyos. Wala niya ba niya? Kung na mabasa nga si Kristo niyo, ako, may mong, ako ang iyang Diyos. Hindi mo nang dawato niya siya Diyos. Kung si Jesucristo nagsabi na ako ang Diyos, nag-iisang Diyos, maniwala ko. Si Jesucristo nagsabi, ako ang nag-iisang Diyos. Kung basahon ako karon nga ningon si Kristo, ang mudaog, siya ang akong anak, kung ako iyang Diyos. Imo nang dawaton nga Diyos si Kristo. Igson, kung si Jesucristo tugutan nato nga si Jesucristo Diyos, kung saan man lagi ni Jesus Cristo, Juan 17:3, ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Dili man na kami or kita, ikaw man. Klaro man kayo na sa Biblia nga siya ang nag-iisang Diyos. Okay, ako lang pala kamay kay wala na sabte. Ako lamang kay wala na kasabot si Brad. Ako na ipahayag gamay ha, bilang Katoliko. Sa doktrina ng mong Katoliko, si Cristo, Diyos o tao. Muning pag ikaw ang Diyos ang pagkatao na ni Jesus Christ. Ang pagka-Diyos ni Kristo, naana siya sa wala pang kalibutan. O nagpataliwala siya din magkatigo muna yung pagka-Diyos ni Kristo. Pero katong ni ampo nga, ikaw ang akong Diyos ang pagkatao na sa atong Ginoo. Kaya among doktrina ng Katoliko, Diyos o tao. Itong ipanganak, nilansang sa cross, ni ampo, pagkatao to ni Kristo mo tamang ito ang tao. Magka-Diyos ni Kristo, ang wala pang kalibutan, naana siya ang pagkamangluluwas o ang tigpataliwala mo yung gituan, Brad. Para makasabtan sa ni Brad nga, katulin niya po, pagkatao na ito, mga ang gituan. Salamat, Brad, sa pangtubag sa imong pangutana. Kay ikaw may nintubag sa imong pangutana, salamat. Pero, Brad, salamat lang gihapon. Kay lailahe man tagtubag, ang iya akong tubag, dili man imong tubag, pasinsahay na lang ta. Ibalik tayo pangutana na, Brad, sa iso Muslim. Okay. Dili ba nagkutlo maka mga prinsipulo ni Biya? Kanang imong igutlo nga mga prinsipulo sa Biblia, dili ba imong managituhuan? Nagigutlo na po sa Biblia nga nag-isa lang ang Diyos, ituhuan ako. Napugod gigutlo nga inumog hilo, dili mo mahilo, di gyud na ko gituhuan. Maskin kamo Kristiyano, di gyud pug kamo tuong, moinom kag hilo, di ka mahilo, mahilo kag gyud. Di pug kamo tuuan na. Okay, so klaro nga kung naa sa gituhuan nga iyang putuod, iyan ang tuhuan. Pero ang tuhuan, dili mo tuhuan, dili ba? Abalot ng pamutana, dili ba nga imong ipasabot namo nga ikaw lang ang may insaktong musabot sa Biblia? Kay kung ikay mukutlo sa Biblia, mo may insakto. Nga kaming mga Kristiyanos mukutlo sa Biblia, sayo mana. Dili ba po ito may ipasabot nga ikaw ay insakto nga mubat niya sa Biblia? Dili ba?
Tigsoon, ang akong gibasa, gibasa. Hindi na ako to gihubad. I never translated it. Okay? Kung ang inyong gipasabot, ako lang, wala akong nagsabi. Hindi ako nagsasabi sa inyong lahat dito. Na ako lang ang magaling sa inyo, ako lang ang maalam sa inyo, hindi po ako nagsabi niyan. In fact, ang totoo, ako lang ang nagsaysay sa inyo na hanggang ngayon, ilang oras na, ako pa rin ang inyong tinatanong. Okay. Yun ang totoo. Pero hindi ako nagsabi na ako lang ang maalam. Pero kung sinong maalam dito, patayuin mo dito, ay cross-examine ko siya. Idili ba mo gamit ang mga pamutana sa imo at mga versikulos Biblia? Pero dili ni mo to ang ilang versikulos Biblia, kay dili ka mo to ana, dili ba? Egzoon, sabi ko, kung isa-isahin ko mga egzoon, di lang siguro thousands dito ang hindi namin kaniniwalaan. Example, gusto niyo isa-isahin ko? Na maubos tayo, sir. Kung maubos isa-isahin ko, another. Example, ha? Ano? Isa. Ano? Sa Genesis chapter 19, verse 30, Lot was afraid to stay in Zoar. He and his two daughters moved away and lived into the hills. The older daughter said unto her younger sister, our father is getting old. And no man on earth to marry us. No man on earth to marry us. That's we can have children. Let's get our father drunk so that he will intercourse with us. Wala na daw ang tao sa mundo. Sinong nagsabi? Anak ni Lot. Totoo? Hindi totoo. Bakit? Si Abraham at si Lot ay kamag-anak sila. Ay si Abraham buhay pa. Pero sinabi ng anak ni Lot, wala nang tao sa mundo. That's why sinakyan nila si Lot. Ginanon, nagbuntis sila. So hindi yan totoo na wala ng tao sa mundo. Ay, ang daming-dami kung isa-isahin ko, Exod. Okay. So dili maklaro nga masabot na mo na minaw karon nga ikaw usap ka Muslim mukotlos Biblia, o na'y insakto. O niya, kami mo'y mukotlong mga Kristanos, katulikuman ko dili, sayop ng among ipangkotlo, kaya imo ang ikotlo nga Dias Biblia, mo oray tuan. Dili ba, mo ibot pagsabot ni mo? Yun yung pagsabot mo, Exod. Ang sa akin, pinapakita ko sa inyo. Kung maniwala kayo na wala ng tao sa mundo, maniwala kayo wala ng tao sa mundo, so nilasing si Lot at nakigamit yung anak dahil wala ng tao sa Lot, wala ng tao sa mundo, maniwala kayo, sa inyo yun. Pero kami mga Muslim, hindi kami niniwala na wala ng tao si Lot, buhay si Abraham. So mga kapatid, naniniwala ako sa mga Bibliyang nasulat na totoo. Pa hindi ko rin paniniwalaan yung hindi totoo. Marami sana, pero wala lang oras. Okay na. Last questions. Magpupuhay na. Okay. Kung siya may mga kasunti, pag-ingon na ginawa si Kristo, Diyos ko, ganon gibiyahan ko. Ganon ito ako sa Diyos ko siya. Ibrahim ko Diyos ko. Kung saan may nintaon ng hubad, Igsoon? Binisayang kayo na, ha? Diyos ko! Kanan mo ba yata na? Nag-ampo ba yung Diyos ko? Diyos po dahil mo! Sa Friday, wala ko dari. So, iko ani nga snack sa Friday. Sa Friday, next Friday. Wala mo ko dari. 500, ha? Ano ba daw? Pero ikaw mo kotlo sa Biblia. Sa next Friday. Wala mo ko dari. Kamu na bahala. Salamat kayo, ha? Salamat kayo. Dili ba masabot na mo, kabayas kaayo ka? Dili ba? Pasbura ko. Wala yung libre nga Quran. Kung protestante mo kotlo, pwede mo ngayon? Pag-debate mo. Dili mo tawagon, pwede mo ngayon? Kahit sa'yo na. Asa lang? Pero ikaw kami ang mukotlo ng versikulos Biblia, mao'y insakto. Dili ba masabot na mo nga bayas kaayo ka? Dili ba? Igsoon, kung unsay mong pagsabot, ako bayas, ako terorista, imuha na. Pero di na akong pagsabot. Imuha na ang pagsabot, nga bayas ko, dili na ako. Okay, sa ako siyang papawayon kay Ginihara. Taas na kayo turas niya iyang gigahin para ka na doon. Pero, balik mo sa Agosto 4, kaya doon ay sa katarungan. Depende
discuss. Thank you, brad. Next. Salamat. Salamat. Ako magpasalamat ko sa mga tao. Magpasalamat ko sa mga tao. Basta kalihatag. Igzon, magpasalamat ko sa inyong lahat dito, mga kapatid ko. Kung meron man akong medyo maasin na salita, patawarin nyo ako. Pero ang akin lang po, para magka-enjoy tayo dito. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat.